na-mention mo kagabi, mayroon nag-uusap tayo na initial na usapan natin. Parang sinabi mo sa DSWD na ano, kung i-interest nila sa'yo na yung pera, ayun, yun, hindi mo pamimigay at gagawin mong negosyo, yeah, para sustainable. Paki-explain na yun. Ito yun. Noong December of 2022, merong inallocate na 6 million yung DSWD para dito sa Tuburan, para sa 400 katao, na bigbigyan ng 15,000 each. Ito yung programa ng DSWD na Sustainable Livelihood Program. Okay. So, sabi ko, hindi ko ayaw huwag ibigay sa tao yan, individual. Sabi lang, anong gawin natin, Mayor? Sabi ko, example ko sa inyo, yung 6 million na yan, kung interest nyo sa akin, inegosyo ko yan. Kung maganda yung takbo ng negosyo, in 3 years time, magiging ano yan, 12 million. So every 3 years, magdodubli. So meaning, in 18 years, 384 million. So in 19 to 20 years, yung 400 katao, milyonaryo na lahat yun. So sabi nila, anong formula, Mayor? Sabi ko, formula dyan is, ano, kung magkano yung ginansya, 65% ang hatiin. Yung 35%, balik do, idagdag doon sa puhunan para magdoble siya. So sabi ko, huwag mo rin pag-isahin yung 400. Kasi mahirap i-manage yan eh. Tsaka ang lalayo ng mga barangay. Sabi ko, maximum of 30. Meaning, ang seed money is 450,000. Nung una, ayaw pumayag ng tao. Kasi gusto nila individual na, eh. Kunin yung 15 eh. Kasi sabi ko, kung ibigay natin yung 15, ibibili ng BEQ ng ano, na 5. Tag 3,000 each. Tapos bibili pa siya ng feeds. Eh paano kung mag-birthday, di kakatayin yung isa? Apat lang yung natira. Paano kung tinatamaan ang ESF? Patay lahat yun. So, buti lang pumayag yung tao. Sabi ko, subukan na itong formula ko kasi tested ko na to eh. So, tested ko na to sa sarili ko na yung maliit na pera, pwede mo palang padamihin, no? Terus sa negosyo, no? So, sabi nila, paano kaya mangyari niyan? Sabi ko, basta subukan nyo lang. So, nung pumayag na yung 400 katao, so turnover na ng DSWD, yung, kasi direkta sa tao yung pera eh. So, sa People's Organization, makakuha kami ng 19. Kasi iba hindi umabot ng 30, may mga 20 lang, may 15. So, nung ano na, nagsalita ako, nagbibiro na lang ako. Pero totoo to ha, hindi man, sabi ko, buti lang naniniwala kayo sa akin. Tandaan nyo, 18 to 20 years from now, milyonaryo kayong lahat. Tumawa sila oh. Sabi ko, kayo tumawa. Oh, kasi pwede itong mangyari. Basta ganito lang gawin nyo. Honest kayo, transparent kayo sa lahat ng members nyo, saka masipag kayo at matyaga. Yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Alam nyo, sige mayo. Grabe, kahit pwede nyo ma-interview yun. May isang barangay dito, 6 months pa lang, return of investment na siya sa 15,000. Isang barangay dito, pwede nyo ma-interview yun. Grabe, no? Sabi ko, pero mo ngayon, yung growth nila ng December, parang 34% eh. Pero mo December ha, yung naghati sila ng 3,600. Isang buwan lang yun ha. Nag-monthly sila ng 3,000. So, 5 months pa lang, 5 months pa lang di ROI na. Mayor, anong doon sa pera na yun? Ano yung negosyo na ginawa? Kanya-kanyang negosyo eh. Kada barangay, iba-iba. Dito sa katulad dito, pwede niyo ma-interview yung ano diyan. Dito gumagawa sila ng longganisa, chorizo, yung mga ano, pangkain naman. Okay. May gumagawa ng juice mula sa passion fruit, may merchandise, may gumagawa ng tinapay. May mga ganun eh. So, kanya-kanya. May nag-aalaga ng baboy at saka tingnan niyo yung ano, nagtanim ng litos. Ang ganda ng litos. Yung litos natin, ganda. Mula yun sa ano, sa SLP yun. Papuntahan ko rin sa inyo yun. So instead na, yun ang formula, Mayor, instead na ibigay na cash
sa tao na kung saan-saan gagamitin pang personal. Tapos wala na. Di wala na. Gawing negosyo. So, mag, gawin mo silang entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneurial to eh. Yeah. Gawin mo silang entrepreneur. So, ngayon tingnan nyo. Nakatanggap ako ng award noong ano, noong Monday. Noong Monday lang? Yung Gapas Award. Salamat talaga, disability, salamat. So, binigyan, nung una, ayaw na lang, ngayon binigyan kayo ng ngayon, alam mo, nung malaman ni sa office ni Senator Alan Peter Cayetano, kasi kaibigan ko yun eh. Okay. Nagdagdag ng lima. Limang ano, anim na grupo. No? No, sa 2,250,000. Okay. Kasi 450 yung ano, tapos yung iba hindi umabot ng 30. Mm. Anim na grupo. Sabihin nila, sus, nung makita nila ng mga tao niya, no? Nung makita nila na si Lamonina Mitra, yung anak ni, ano, apo ni Ramon Mitra o anak ni Bam Mitra. So, kita nila na, ang ganda pala ng project. Magdadagdag naman daw ng mga 2,250,000. Good 450 persons. So, sabi ko, lahat ng, tapos sabi ng SWD sa akin, sabi lang, Mayor, meron din kami programa na ganyan. Sabi ko, sige, ubusin natin yung mahirap. Lahat ng mahirap, gawin natin productive. Para wala na tayong membro ng purpose. Kaya ang target ko dito sa bayan, poverty incidence, kasi sa ngayon, nasa, baka nasa 15% na kami. Kasi this next week, may mag-graduate na naman ng purpose ng mga 920. Sabi ko dito sa mga taga, dapat in the next 8 to 10 years, wala ng membro ng purpose dito sa Tuburan. Dapat wala ng, dapat yung poverty incidence nasa mga 3% or 5% na lang. Kasi may meron pa rin mahirap eh. Yung mga mahirap ang kailangan to. Kasi yung iba tamad eh. Yun na yan. Yun ang tamad, cost doon. Matitira talaga yun. May iwanan sila kasi tamad sila eh. Pero kung tatay nila, katulad ng tatay ko, ay masipag sila. Kasi kung di sila magising ng maaga, bubuhusan sila ng tubig eh. Pero tingnan mo naman nangyari sa buhay ko, di ba? Kasi yung training ilang ko eh. Ilang beses kang binuhusan ng tubig sa bata ka? Dalawang beses lang naman. Kasi ano ako eh. Ano naman ako eh, basta masunurin na anak kasi panganay. Ikaw yung panganay, sabi nga, balikat ka ng tatay mo, saka modelo ka ng mga kapatid mo. Meron nung bata ka, ano, valedictorian ka, ganyan? Hindi. Hindi naman ako matalino eh. Okay. Maswerte lang ako. Lahat ng classmates ko, bubo. Hindi naman, wag naman. Hindi, lahat ng classmates ko, hindi naman bobo, hindi matalino. Kaya medyo ako lang yung maswerte. So, ikaw ang valedictorian? Yes naman. Okay. Kasi sa mundo daw ng mga bulag, yun nakakita ng konti ang matalino. Okay. So, mga panahon na yun, lahat ng mga classmates ko, bulag. Ako lang nakakita ng konti. Okay ba yun? Yes, okay. Nung high school ba yun? Valedictorian ka pa rin? Hindi na kasi medyo ano na eh. Medyo mga competition na yan. Marami na dito na. Kasi ang public school dito lang eh. Pero okay. Ano naman, kasi hindi na ako nag-seryoso nung ano na ako eh. Kasi mayroon kang trabaho. Hindi na ako nag-seryoso. Pero ano pa rin, nandun pa rin ako sa, basta, nandun, within lang. Pero hindi kasi ako nag-ano, tapos hindi ako, basta may mga ginagawa ako na kakaiba. Na hindi katulad na ibang estudyante ba na ako naman, hindi ako nang pabanjing-banjing lang. Hindi ka nag-aaral, ganun. Pero pag nagtanong na exam, maganda naman yung school. Mayor, kung lahat ba ng mayor ay negosyante katulad mo, magaling na negosyante katulad mo, gaganda ba ang Pilipinas? Gaganda talaga. Pag hindi papasok yung self-interest. Pasensya na, ha? Actually, hindi mo rin maalis sa isip eh. Kahit ako, ha? Hindi mo ako ano eh. Hindi ako perfecto. Every 3 years kasi may eleksyon. Kaya kailangan mo maganda. Kailangan mo ng pera. So, anong gagawin mo? Buti kung marami kang negosyo. Awan ng Diyos ako, awan ng Diyos, marami akong negosyo. Marami kang negosyo. Marami akong negosyo dito sa... At saka hindi, wala akong negosyo sa bayan na nag-compete doon sa lokal. Okay. Kasi nung dumating ako, inuupin ko. Wala akong negosyo kahit tingnan niyo yung public market, ang ganda ng public market, 80 million mahigit gastos niyan. Ni isang kamag-anak ko, na immediate family ko, walang nang negosyo dyan. Okay. Wala akong negosyo dito na nag-compete sa bayan. Nag-create ako ng negosyo.
Okay. Kasi para sa akin, ba't ako magkipag-compete? Maghihikayat pa nga ako ng negosyante. Okay. Nag-create ako ng negosyo na makakreate ako ng impact. Mm. Tsaka makagenerate ako ng employment. Ito. Mm. Creation to eh. Mm-hmm. Tuntumpo ng kape. Creation yan. Mm-hmm. Yung customer mo hindi taga rito eh. Mm-hmm. Outside of the box, kumbaga. Uh-oh. So, tsaka, nakatapos na dito, kini-create mo itong Tuburan 360, mm-hmm. hindi para sa taga-Tuburan, kundi para sa mga outsiders okay. na may kayat na pupunta rito at kumain at mag-spend ng money nila dito sa mm-hmm. bundok. So, kung ganun yung mag-generate na employment, kung ganun yung ano mo, mindset mo, naganda talaga kasi bibilib sa iyo yung mga negosyante. Mm-hmm. Tapos, hindi ka mang, ako hindi sa pag-ano ha, hindi ako nang ano ng mga negosyante, hindi ako nang istorbo. Mm. Tumutulong pa nga ako, gumagastos pa ako ng wala ba, may negosyo na ito, kapag gagastos. Kasi matutuwa ako na mayroong mga negosyo sa bayan ko. Tsaka kung mayroong silang, may marinig lang ako na may nanghihingi sa kanila sa munisipyo, sabihin na nila sa akin, papailan ko ng kaso yun. Kasi ayoko yung ganun. At saka ayoko makipag-compete sa lokal. Mm. Kaya, in fairness sa ibang kami lahat, ako politiko na rin ako eh. Mm. Hindi naman ako dating politiko. Mm-mm. Pero ako kasi 60% ano, negosyante, 40% politician. Minamanage ko yun. Anong advantage, Mayor, ng hindi politician na naging mayor? Ang advantage yun, yung mindsetting eh. At saka yung leadership at saka yung management. Okay. Kakaiba. Lalo na kung galing ka ng corporate. Katulad ni J.C. Robredo, di ba? Galing siya ng corporate. Pero na ibang mga negosyante na ano. Marami, marami dyan. Ang daming mga mayor na ganyan. Sa buong Pilipinas, yung iba kilala ko, mga kaibigan ko. Napakagaling na mga mayor. Magaling na negosyante. Mm. Ngayon, very effective yung management nila. Kasi, magaling na negosyante. Maraming ganyan. Ikot kayo sa buong Pilipinas. Mm. Mamaya, ano, isabihin ko siya kung sino yung mayor, makilala ko. Mm. Magaling sila eh. Champion din sila. Mm-hmm. So, marami na ngayon ganyan, hindi na yung old school na ano. Yung dati kasi yung mga old school na politician, old school politics, yun yung ano, mga traditional na masabi natin na lahat sa kanila. Mm-hmm. Sa atin hindi, inuupin natin. At saka tinitingnan natin yung future. Kaya pati yung comprehensive land use plan ko dito sa bayan, nakabase yun sa ano eh, sa vision ko in the next 50 to 100 years. Wow! Kasi isipin mo man, di ba ngayon, 80,000 yung population namin. Mm. So, nung umalis ako dito noong 1982, ang population namin nasa mga 20,000 lang eh. Mm. Eh wala pa nga 50 years, di ba? Mula umalis ako, ano? Wala pa, 40 plus pa eh. Mm. So, biloyin mo, tinan mo. Ngayon, 80,000 na kami, 20,000 pa lang noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, nag-quadruple na siya. Now, ang in-anticipate ko lang, in the next 40 to 50 years, maging 160 siya or 200,000. In the next 80 to 100 years, meron siyang 300 to 500,000. Saan mo sila patirahin? Saan mo sila panegosyuhin? Mm-hmm. Saan mo sila pahanap buhayin? Mm-hmm. Dapat i-anticipate mo yun eh. Mm-hmm. Ano ba yung na-contribute mo sa environment? Ano ba yung tubig mo? Sufficient ba sa mga panahon na yan? Ano ba yung protection mo sa environment, protection mo sa imong watershed, tsaka sa lahat ng ano? Paano ba yung ano mo, yung road network mo? Mm-hmm. That isipin mo yun. So yun sa akin, naisip ko yun. Itong bayan ng Tuburan, malaki. 54 barangays. So ang ginagawa ko, doon sa comprehensive land use plan ko is, although hindi pa nga na-approve, pero nag-identify na ako ng limang townships. Township system yung ginawa ko. Mm. At saka yung comprehensive land use plan ko, nakabase doon sa vision ko, at saka sa, may study talaga na actual doon sa mga scholars, na mga scholars ko. Kasi, nung maging mayor ako, nag-ano ako ng mga scholars eh, sarili kong pera. Nag-scholarship ako sa program. Ako yung mga anak ng mahirap na mga matatalino, ang unang sampo doon, ako nagpapaaral ng college. Sarili ng pera ko yun. Awa ng Diyos, nakaabot na ako ng mga more than 80. Sa mga scholars. Nakagraduate. Nagbago na yung buhay nila. Buti pa sila, nakapag-aral. Ako hindi. Sa UA ako nag-graduate eh. Hmm. University of Experience. Ang kala ko sa university belt.
Pero naka, okay. Uma naman ako ng, nakatapos naman ako ng college. Okay. Anong professional, anong ano na ako, successful na. Successful ka na, sir. Pero okay naman. Pero yung experience ko, mas masahol pa dun. Diba? Tsaka yung pagbabasa ko, mas masahol pa dun. Kasi, awan ng Diyos, yung negosyo ko naman, hindi ko pinag-aralan yan eh. Binabasa ko lang yung libro nila. Ngayon, awan ng Diyos, ako yung, hindi naman sa, ano, pero, kita niya naman yung businesses ko. Yeah. No, ako yung founder, ako yung nag-umpisa. Tapos ngayon, dami kong empleyado ng mga licensed customs broker. So, ibig sabihin, nag-succeed ako doon sa vision ko at saka sa plano ko. Ayan, si Mayor Aljon Diamante po, talagang in-impress tayo. Umpisa pa lang, Mayor. Umpisa pa lang ng discussion natin. Yung mahabang discussion na umpisa pa lang. At tayo ay itutur ni Mayor dito sa Tuburan, particularly yung Kopi Farm, na kung ikaw ay hindi taga Cebu ay magugulat ka na meron palang malaking coffee plantation dito sa Tuburan. Kape muna tayo. Apo. Masarap itong kape natin. Ayan, ang iniinom kasi mo ano natin ay galing dito sa farm fresh mismo. Fresh from the farm. Meron kaming concept dito na seed to cup. Seed meaning, to cup. Seed to cup. Meaning from cutting mula doon sa mother plant. Ah, okay. Lagay doon sa meeting chamber. Explain ko sa inyo mayan. Kasi yes, from start to finish, kaya kong i-explain sa inyo. Kasi ako yung nag-umpisa yan. So, seed to cup. Tapos organically grown to. Hindi kami gumagamit ng mga synthetic na mga fertilizer. Kasi, ang vision ko doon sa Tuburan, in the next 5 years, dapat organic town na kami. Balik tayo sa organic. Kasi noong mga 100 years ago, may fertilizer ba? Wala naman. Naman ano? So, balik natin para mawala yung acid ng lupa para maging productive ang lupa. Thank you, Mayor, for inviting us. Eh, karangalan ko rin. Ang sikat kayo eh. Ako hindi ako sikat eh. Kaya, kailangan ko. Hindi nyo na kailangan ako pasikatin kasi ayaw ko noon eh. Tama na sa akin na dito, taga-bundok, pinanganak na mahirap, lumaki na napangit, pero ngayon, awa ng Diyos, ano naman, nakasurvive. At saka, hindi na ako pasyadong pangit. Nung araw, pangit ako, pero ngayon, medyo exotic na. Mayor, maganda pong asawa niyo, tsaka yung mga anak niyo, ha? Hindi kasi, hindi nagmana sa akin eh. Buti na lang. Ay, kung nagmana sa akin. Exotic din sila. Buti na lang sa nanay nila nagmana. Hindi nila kumakuha lahat. Pero sa totoo lang, love na love yung misis ko. Love na love ko yung mga anak ko. Sila lahat yung kung bakit ako naging ganito ngayon. Success mo. Sila yung dahilan. Kasi ayaw ko yung maranasan na yung maranasan ko. Tsaka gusto ko yung wife ko masaya. Kaya ano kami, partnership eh. Workshop. I work very hard and then she shops. Sana all. Kaya, workshop. Workshop. Ganun yun. Pag gusto mo ng ano, happy life, dapat happy yung wife. Happy life. Happy wife, happy life. Workshop. Workshop. Workshop pala ang solution para happy life. Oo. Hindi kasi ano yun eh. Reward yun. Para sa akin, reward ko sa asawa ko yun. Kasi hindi biro maging babae. Hindi biro manganak ng anim. At saka yung babae dapat mahalin. Alam niyo kung bakit? Hindi biro maging babae. May monthly menstruation ka. Pag magbuntis siya, nabuan. Tapos yung iba, no, pagka nanganak, namamatay pa. Tapos pagdating ng gabi, yung anak, hindi pa makatulog yung ina, lalo may sakit yung bata. Tapos nagdididi pa yung... Kaya napakahirap ng babae. Kaya dapat ang babae ay mahalin talaga at ingatan. Hindi saktan. Kailangan talaga ng workshop. Kasi, tapos workshop. Work, you work very hard, then your wife shops. Okay. Ganda, no? Yes. Ngayon ka lang nakarinig ng ganun. Yung happy wife, happy life, narinig ko na yan. Pero yung workshop. Workshop ngayon ko lang narinig. Narinig ng viewers.
Oh, ganyan, ganyan, dapat ganyan yung asawa nyo. Mm. Oh, para masaya ang buhay. Tsaka mahal na mahal ko yung nanay ko. Kasi pag mahal mo yung nanay mo, maraming grasya ang darating sa'yo. Kaya kita niyo yung nanay, pwede niyo ma-interview yung nanay ko. Nandun sa bahay. Nagdadasal yan tuwing umaga. Gaganun. Malakas pa po yung pandemic. Lakas pa, oh. Tapos pagdating ng alas 6 ng hapon, ganun pa rin siya. Pero may believe ako dun sa ano, yung unang taong nagluwas sa'yo, yung dinala ka sa city. Nandiyan pa rin. Pwede din siya ma-interview. Wow. Pwede din siya makita. At saka lahat ng taong nakatulong sa akin, binalikan mo. Wow. Katulong man siya ng ano. Lahat ng pinagdaanan ko din. Nung ano, nung... Nandi, ganito na ako. Mm-hmm. Kasi para sa akin, hindi ko maging ganito kung ngayon. Parang ano rin, yung lahat ng experience mo eh. Yung pinagdaanan mo. Tsaka hindi ko nakalimot. Iba nakalimot eh. Mm. May amnesia eh. Sa akin, kahit oras at saka date, meron pa ako niyan. Tsaka taon. Kaya, hindi ko makalimot. Gusto ko yung sinabi mo mayroon na exotic. Oh yan, exotic ako eh. Kaya nung pumunta ako ng Russia, pinag-agawan ako doon kasi gusto na exotic eh. Joke-joke lang yan ha. Mag-tour tayo? Kain mo na kayo. Ay, sige po. Tapos ako kumain. So, ako. Gusto mo lang mabilis. Okay ba, ano? Hello, so as a friend of the mayor. And yours is very educative. That's why I asked Sean and Jerry, yeah, please join us. Ah, okay. Because they are also following you, no? So, you can just imagine, this is just a very simple step, but the world is watching you. Wait, thank you. Thank you naman, sir. And then it's very touching, no? Because this is how we transform communities. Mm-hmm. And I like your humility also, and I like the way you share your blood. Mm-hmm. And that's why... Hindi ka naman nabobored. I'm not bored, because I saw you in Vietnam. Oh, yeah. And I saw, like, in Taiwan also, and in many other parts of the world, and mm-hmm. then it's... Why, if those countries were able to do that, mm-hmm. why can't we do that here in the Philippines? Yeah. So, yeah, you're getting global. Sir, ano pong first name niya, sir? I'm Balts Tribunalo, one of the consultants ni Mayor. I'm doing the development perspective. Wow. Of Mayor Aljun. I used to work with international non-government organization. Oh. But I am more focusing on how can this be translated into the community transformation. Wow. Meaning the agribusiness, for example, how can an ordinary farmer, not just the middle or upper class, can translate that into developmental perspective. That's why I like your approach. Thank you. Thank yeah, you, like the steps, how to do it. And Mayor Aljun, sinasabi niya, pupunta ang agribusiness to sa Philippines. So I have to be there. Yeah, thank you. Yeah, so please continue this advocacy. Yes, sir. No? And because, you know, the world is getting smaller. And people are just watching in their phone, in their laptops, in their smart TVs, and you're there. Yeah. And to me, my main reason is I have to learn. And I am learning. Thank you. And I am having good business out of the learning that you have shared to the people. No? So, thank you. And not just that, I also share this to other communities. Try to look for the agribusiness people, and then this is my first time meeting you personally, and it's an opportunity. Mm-hmm. You're a blessing, no? That your team is a blessing. So please do share. And this is not just like from the big thing to the smaller thing. Mm-hmm. My point is, how can the small people, how can the small communities, how can a poor farmer transform them? Yeah, and link to the development. So that's why I'm very proud of your advocacy and also, of course, the mayor. Kay kung sa Bisaya pa, unsaon na to pagsumpay, unsaon na to pagminyo ang kalambuan nga dinagko o kalambuan nga ginagmay padulong sa sustainability. Yeah. Thank you, sir. So, thank you. Yeah. Actually, ha, ito yung example na para sa akin, hindi ito 0.0.
wala akong kabalak-balak uwi dito. Mm. Maganda na yung buhay ko sa Mindanao eh. Tapos, nung binili ko in 2008 yung lupa, yung bahay ko ngayon, swamp yan eh, malalim. Siguro mga 2,000 katas ang tinamba ko niya. Pero ang nagustuhan ko lang doon, nasa gitna siya ng dalawang kalsada papunta sa bundok. Tapos kasi kami noong panahon ng dito kami sa bundok, wala kaming kakilala sa bayan eh. Na mga may kaya ba na naghahanda tuwing piyesta. So pwede ka mamiesta, pero ano ka, yung parang katulong. Taga hugas ng plato, pwede ka kumain sa kanila. Hindi ka taga saing, taga tigid ng tubig. So, yun, pwede ka kumain. Piyesta eh. Kasi ang bisita ng taga bayan, taga siyudad eh. Yung mga mayaman din. So, nung binili ko yung lupa na yan, sabi ng wife ko, ba't mong bibilin to? Nagpangit naman. Sabi ko, gaganda rin yan. So, yun sa isip ko na kung ano yung gagawin ko eh. Kung makasano, gaganda talaga. Kung mapira ka, gaganda eh. Sabi niya, sabi mo hindi na tayo uwi dito sa tuburan. Sabi ko, alam mo, pagtanda natin, magtira na lang tayo ng pira na pambili ng gamot. Tapos maggawa tayo ng maliit na bahay dito na malaki ang kusina. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pagdating ng piyesta ng Hunyo, kasi June 12 and 13 yung piyesta eh, maganda tayo ng marami, tapakain natin sa tagabundong at mahirap sa tuburan. Kasi minsan na naman nasa kumain ng masarap. Alam mo, dalawa lang kami nag-usap doon. Pero may pangatlong nakarinig doon. Yung patron namin. Sabi niya, gawin pala natin itong mayor kasi pakainin pala mahirap nito eh. Diba? Para sa akin, siya yung nakarinig. So siya ang gumawa sa akin. Kaya yun ang ano, kaya makita mo ngayon. Imbis na June 12 and 13 na yung handa ko, ngayon buwan-buwan na. Diba? Buwan-buwan? Buwan-buwan na. Every first Monday of the month. Parang piyesta. Parang piyesta. Wala lang inuman. Kasi pagkatapos ng misa, kainan. Pagkatapos, uya na. 10 o'clock, wala. Malinis na. Pagka, ano lang, makawitness kayo, matutuwa kayo. Kasi parang ano siya eh. Basta, para sa akin, yung contribution ko. Tsaka panata ko na, ano ko na yun. Basta ano, susundin na yung mga anak ko. Tapos every Holy Week, yung last supper yung ano ko eh. Iba ano namin yung prosesyon yung kasama's prosesyon. It's life size. Kaya marami balik talaga. Of course, of course. Tapos naman na mahal ko yung mahirap. Kasi galing ako dyan eh. Kaya kung ano, minsan nagja-jogging ako, ito totoo to. Nakakaubos ako ng 20 to 30,000. Diyan yung totoo yan. Pag inikot ko yung bayan. Sa mga dadaan. Nung mga madadaanan mo. Kasi, motivation. Alam mo ang ginagawa ko. Lahat na, nung una, maliit lang yung nagastos ko. Lahat nang nagdala ng walis, nagwalis sa daan, sa pakura nila, binibigyan ko ng 200. Ay nung malaman ng ano, namimigay pala ko, dumadami yung nagwawalis. Pero yung ano doon, hindi yung sa galantia ko ha. May mensahe 'yon. Pag maging habit ng tao 'yung malinis yung bayan mo, 'di ba? Nag-aabang sa iyo. Okay. Yun yung mensahe doon. Hindi yung ibig sabihin na galantia si Mira kaya namimigay sa mga tao 'yan. May malaking mensahe 'yon. Tingnan mo yung bayan, linis. Kasi inaabangan na ako eh. Ha, 'di ba? Kahit na sa isang buwan, dalawang beses ka lang mag-jogging. Yeah. Huwag mo rin araw-araw kasi araw mapurdoy ka. Yeah. Galing diba? Na strategy niya yun. Okay. Yeah. Siguro baka ako lang nakaisip ng ganun, di ba? Because you can see the difference, no? Sa diferensya. Tingnan mo. O kung naging habit ng tao yun. Di ba? May iba nga. Yan pala ang mensahe. May magtitix. Mayor, kailan ka mag-jogging? Hindi ko yun ito nang sabihin. Totoo yan! Mag-i-pisa. Kailan ka mag-jogging? hindi ko lang sabihin. Kaya, tapos may naghugas ng plato, bibigyan ko yan. Kasi masipag eh. Dapat yung gano'n na kasi yung masipag, yun ang bigyan mo ng reward. Huwag yung tamad. Kasi kung nangihingi lang, wala. Yung mga bata ngayon, pag nagising sa umaga, cellphone ang hinahanap, nagtitiktok na eh.
Kami nung araw, itak ang hinahanap namin eh. Kaya may programa ako dito dyan. May programa yung chill time, yung community holistic approach in proper usage of gadgets. Kasi nagawa talaga ako ng survey. Sa isinta ka bata doon sa bayan ha. May bata doon, 20% doon, na gumagamit ng cellphone 6 to 8 to 10 hours a day. Wow, grabe. Ano ba ang buhay ng bata na yan pagdating ng ang edad siya ng 20? Wala, tamad. Eh, TikTok lang yan. Ay, buti kung maging vlogger katulad sa inyo. Okay. May positive end result. May sa 1 million, nag-iisa lang kayo eh. Yeah. Diba? Yeah. Eh, di ibig sabihin, 110 million, 110 lang kayo na ganito, di ba? Na kumikita ng malaki doon sa vlogging. Yeah. Yung iba, exactly. Yung iba na ano, yung iba, titiktok-tiktok lang para makita sa mga friends nila. Para kunyari, eh, mayroon ba siyang ano doon? Wala. Kaya may programa ko rito. Pumapasok kami sa 57 schools, kinakausap na yung parents. Kasama ko yung pare, kasama ko yung police, kasama ko yung mga civil society, kinakausap kami yung parents. Kaya siguro mga 5 to 10 years from now, yung mga bata, kasi kukuha ka ng data doon eh. Anak niya, ano bang buhay niya ngayon. Pag yung may mga positive impact doon, doon sa ginagawa ko, bigyan ko ng reward. Ngayon naman. Kasi yung project na yun eh. Eh kasi ano yun eh, dapat mag-isip ka. Dami mo nga ginagawang ano, dami kang ginagawa. Ano, infrastructura, kalsada, ano-ano pa yung ginagawa mo. Kung nakalimutan mo yung gagamit yan after 30 years, nasisira sila dito eh. Mas masahol pa sa squatters. Tingnan niyo yung mga membro ng 4Ks. Huwag lang magalit yung iba. Yung tanay ng Mahjong. Yung tatay ng inom ng Shoktong. Yung anak nag... TikTok. TikTok. Saka ng ano, Mobile Legend. Mobile Legend. Yung bata na yan ay membro ng 4Ks ngayon. Pagdating ng parang pag may pamilya na siya, butik may 4Ks pa. Eh kung wala. Kasi yun ang kinagisna niya eh. Ang modelo niya, nanay, tatay niya eh. Wala pa rin. Sa 100 bata, buti lang kung may 10 doon na successful. 80 to 90% doon, ganun pa rin. Ano yung buhay lang, ganun pa rin. Kasi, hindi siya natutong maging productive eh. Although may FDS yung ano, pero hindi pa rin, ano, hindi pa rin sapat yun eh. Kaya dapat talaga, lahat magtulungan. Tsaka lahat sana, lahat sana maging ano, responsibly, lalo na yung parents. Tsaka lahat, dapat sana, lahat masipag. Lahat ng oras, minuto at binigay sa'yo ng Panginoon, dapat gawin mong productive. Kung ganun lahat ng tao, wala nang mahirap. Wala nang membro ng office. Kasi sa akin, hindi mas ano, subok po na yun. Kaya ko dyan eh. Minsan, isang araw, kumakain ka ng kamuti sa umaga, saging sa tanghali, puto ng gabi, kasi wala kang mabiling bigas. Ganun. Subukan ko yun. Minsan, kumakain ka ng 2 beses isang araw, dahil wala kang pambili. Kaya nga ngayon, minsan, 2 beses lang ako kumakain isang araw eh. Kasi yung matipid ko, ibibigay ko sa mahirap eh. Oh, sarap naman. Wow. Saka may workshop pa ako. Oh, workshop. Importante yun. Kailangan masaya yung workshop, masaya. Biro lang yun ah. Hindi ba na? Kumakain ka na 2 beses. One time sa Manila, presidente ko ng Mayor's League. Ay, kung may ang president niya, Mayor? Wala. Naging presidente ako ng 6 years dito. Oh. Walang lumaban sa akin. Kasi naawa sa akin eh. Kasi pinanganak akong mahirap, nagpakapangit kaya yung mga ibalaban ko, naawa eh. Kaya naawa sa akin eh. Tapos nag-cluster president ako ng Bumisaya, 6 years din. Pero maganda naman siguro yung performance ko dahil hinanap-hanap nila eh. Ibig sabihin, kasi ako pagka binigbigyan mo ako ng task, sana ako na mag-perform talaga ako. Tsaka hindi pwede yung ano ka lang, bigyan ka ng task pagkatapos, ano mo lang, ipsi lang.
For compliance. FC. Ano, gusto niyo mag-tour tayo? Apa, mag-tour tayo. Ano mo yung restaurant natin? Opo. Yung lahat ng mamahalin na wine nandito. Kasi pag may ano, may pupunta rito, tapos kakaiba yung ano natin. Yun. Tsaka yung, tinay mo yung kitchen natin. Ang kitchen natin, ano, ganda yung kitchen natin. Ano talaga, nag-invest tayo ng malaki sa restaurant na hinatin ini. Yung kumbaga sa ano ba, yung vision mo na invest ka ng malaki kahit walang tao. Pero awa ng Diyos, ngayon, walang tao. Tingnan mo yung, maganda yung kusina natin, tapos yung rice cooker nga natin, tingnan mo yung rice cooker natin, kaya masarap yung kanin. Tingnan mo yung kanin mo. Ganyan pala. Ganyan, oo. Kaya lang, medyo, ano yan? Mamahalin. Magkamahalan lang. Pero tingnan mo naman yung resulta, di ba? Oo. Oh, yan. Masarap yung pagkain natin, kanin eh. Tsaka malinis na malinis, di ba? Minsan daw, nakakasaing sila ng mga dalawang sako isang araw. Imagine mo, nasa bundok tayo eh. Wow. Kasi may marami kumain. Oh, morning! Morning, Ian! Kuprito. Kuprito tayo dito. Malinis. Oh, importante pagkain eh. Doon sa taas. Good morning. Good morning. Hello. Dito extension. Kasi, kumisa punong-puno to eh. Oh, ito, extension din to. Pero open lang yan para makita yung 360. Kasi yung mga kalsada na yan, diretso yan doon sa Danao. Yung part na yan, tuburan pa yan. Yung malayo na yan, oh, mataas Mount Mago. Tapos, alam mo, nung dumating ako dito, noong 2010, kasi naglalakad ako ng 14 kilometers during my high school days. Kaya sabi ko, ang kinabukasan ng tao is naka-depende doon sa ano pinag-aralan niya. Kaya ginawa ko, nilapit ko yung mga high school sa bundok. Bumili ako ng sarili kong lupa, dinunit ko sa DepEd. Tatlo yung sinabay ko. Yung boundary ng Katmon sa Katuburan, which is 15 kilometers from poblasyon. Then itong gitna, which is 14 kilometers from poblasyon. Tsaka yung boundary ng Asturias sa Katuburan, which is 17 kilometers from poblasyon. So yung mga bata dyan, nakapag-aral na. Kaya kasi nung araw dito, ito yung pinakahibi ng ano eh, ng insurgency. Kasi walang kalsada, walang kurinti, walang paaralan. So yung mga bata hindi nakapag-aral kasi layo. Eh nung high school nga ako, wala akong kabats dito eh. Ako lang mag-isa. Kaya nung maging mayor ako, 2011, sinabay ko yun. Kaya in 2012, 82 ka-teachers ang napaitima natin. Ngayon, yung tatlong school na yan, high school na ginawa ko, kasi mga 2,000 na yung estudyante dyan. Na kung hindi ako nagtayo dyan, 10% lang yung makaano sa bayan. Saan mapunta yung 1,800? So, mag-asawa ng maaga, naging katulong, o magpapasok sa kabila. Ito yung exclusive ito sa gagamit. Ito kasi ito, maging ano to eh, reception area. Reception area siya ng wedding siya. Ng birthday. Tapos dito sila yung beautic nila. Tapos lalagay ko dito ng mga 20 meters siguro na 360 doon sa taas. Rakyat siya doon. Ayan. Maganda yung area eh. Tapos tingnan mo naman yung ano mo naman yung hangin. Medyo... Tapos ito yung kalsada. Tindaan. Pinalakihan ko na eh. Tapos yan yung kape yan. Puro kape yan. Kape na to, nasa baba. Oh, kape na yan. Pero sobrang dami niya ng tourist ngayon. Dami na. Ngayon. Ito ngayon, tingnan mo. Ito, mga taga city to eh. Ang, ito nga, ito pa, restaurant pa lang at saka ito. Medyo marami na. So, mayawa ang Diyos. Narating ang panahon. Tapos dito tayo sa baba.
Balik lang tayo dito mamaya. Aba. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.